Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain yung lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, habang nasa kanilang daan, patungong Emmaus ang dalawang alagad, nag-uusap sila tungkol sa mga pangyayari ng mga kinalaman sa pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus. Alam nilang balita ng muling pagkabuhay, ngunit nagduda sila. Ipanalangin natin sa misang ito ang mga taong walang katiyakan sa kanilang buhay pananampalataya. Madamat maranasan nawa nila si Kristo na muling nabuhay sa tulong ng simbahan, sa pagbabasa ng Biblia, at pakikisalo sa Eukaristiya. Upang tayo po'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po muna natin pagsisihan ng ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Thank you.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi nawang magalak ang iyong sambayanan sa pagkakataon ng bagong kalooban, upang sa kadakilaang dulot ng pag-anib sa iyong angkan, ang araw ng pagkabuhay ay maging pag-asa sa pagdiriwang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Pedro sa mga tao, ang Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob, ang Diyos ng ating mga ninuno, ang nagbigay ng pinakamataas na karangalan sa kanyang lingkod na si Jesus. Ngunit siya ay ibinigay ninyo sa may kapangyarihan at itinakwil sa harapan ni Pilato. Gayong ipinasya na nitong palayain siya. Itinakwil ninyo ang banal at matuwid at isang mamamatay tao ang hiniling ninyong palayain. Pinatay ninyo ang pinagmumula ng buhay. Ngunit siya ay muling binuhay ng Diyos at saksi kami sa bagay na ito. At ngayon, mga kapatid, batid kong hindi ninyo nalalaman ang inyong ginawa. Gayun din ang inyong mga ninuno. Ngunit sa ginawa ninyo ay natupad ang malaunang ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta na ang Kristo'y kailangang magbata. Kaya't magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang pawiin niya ang inyong mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, sa aming pasikatin, liwanag sa iyong piling. Poon, sa aming pasikatin, liwanag sa iyong piling. Sagutin mo ako sa aking pagtawag, Panginoong Diyos na aking kalasag. Ikaw na humango sa dusa ko't hirap, ngayon pakinggan mo sa aking mahabag. Poon, sa aming pasikatin, liwanag sa iyong piling. Dapat mapagkuro ninyo at malaman na mahal lang poon akong kanyang hirang. Dinirinig niya sa pananawagan. Poon, sa aming pasikatin, liwanag sa iyong piling. O Diyos, ang ligayang bigay mo sa akin, higit na di hamak sa galak na angkin. Nilang may maraming imbak na pagkain at iniingatang alak na inumin. Poon, sa aming pasikatin, liwanag sa iyong piling. Sa aking paghimlay, ako'y mapayapa, pagkat ikaw, poon, ang nangangalaga. Poon, sa aming pasikatin, liwanag sa iyong piling. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga anak, isinusulat ko ito sa inyo para hindi kayo magkasala. Ngunit kung magkasala ang sinuman, may tagapamagitan tayo sa Ama. At Yay si Hesukristo, ang walang sala.
sapagkat si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin at kasalanan din ng lahat ng tao. Nakititiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang Kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa Kanyang mga utos, ay sinungaling at wala sa Kanya ang katotohanan. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig sa Kanya ng wagas. Ganito natin nalalamang tayo'y nasa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang pinag-uusapan ng mga alagad kung paanong nakilala si Jesus sa paghahati-hati ng tinapay, si Jesus ay tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya sa kanila. Ngunit nagulat sila at natakot sapagkat akala nila'y multo ang nasa harapan nila. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ano't kayo'y nagugulumihanan? Bakit nag-aalinlangan pa ba kayo? Tingnan ninyo ang aking kamay at paa. Ako nga ito. Hipuin ninyo ako at pagmasdan. Ang multo'y walang laman at buto. Ngunit ako'y mayroon tulad ng nakikita ninyo. At pagkasabi nito, ipinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at mga paa, nang hindi pa rin sila makapaniwala dahil sa malaking galak at pagkamangha, tinanong sila ni Jesus, may makakain ba riyan? Siya'y binigyan nila ng kaputol na isdang inihaw, kinuha niya ito at kinain sa harapan nila. Pagkatapos sinabi sa mga alagad, ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo noong kasakasama pa ninyo ako. Dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautosan ni Moises, sa mga aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit. At binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, ganito ang nasusulat, kinakailangang magbata ng hirap at mamatay ang Mesiyas at muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa magmula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po muna ang lahat. Isang mapagpalang tanghali po sa inyong lahat. Okay. Napakainit na ano? Kinikilala natin ang inyong pagsusumikap at napagtagumpayan nyo ito. Narito kayo ngayon. Nasalungain ang init.
makipagsiksikan, magbiyahe mula pa sa malalayong lugar at malalapit para makaparito, makauwi sa tahanan ng mahal na pong Jesus Nazareno na tahanan din natin. Dito natin nino-nurture ang ating pananampalataya at ang matibay nating pakikipag-ugnayan sa isa't isa. Kaya sinasalo natin ang bawat isa. At hanggat maaari ay binibigyan ng pagkakataon at puwang na maging at home sa ating tahanan. Habang binabasa ko po ang Ebanghelyo, ano? Naantig ang aking kalooban sa sinabi na dapat ipangaral sa lahat ng bansa magmula sa Jerusalem. Alam niyo, bago ako umakyat dito, ay minomonitor ko po yung sumiklab na giyera sa pagitan ng estado mismo ng bansang Iran at ng estado mismo ng bansang Israel. Habang tayo'y nagmimisa ngayon, may mga drones at ballistic missiles na lumilipad sa ere at sa ilang oras pa ay makakarating sa teritoryo ng Israel. Ano man ang ating mga kanya-kanyang opinyon, ang Israel ay Israel, ang Jerusalem ay Jerusalem. Alam natin kung sino ang nanggaling doon. Kaya kung inyong mamarapatin ay pag-ibayuhin natin ang pananalangin para sa kapayapaan. Na hari nawa, hindi na mag-escalate pa ang giyerang ito at hindi na lumawak pa. Ang atin pong mga pagbasa ngayon ay isang paalala sa atin na sumasa atin ang Diyos. Naghahatid ng kapayapaan, pag-asa at katotohanan. Kaya sa Kanya tayo dumalangin. Binibigyan tayo ni Apostol San Juan sa ikalawang pagbasa ng kaunting idea kung paano natin malalamang nasa atin na nga ang katotohanan. At ito po ay tumutupad tayo sa salita ng Diyos at umiibig sa Kanya ng wagas. Ganito daw po natin nalalamang tayo'y nasa Kanya at nakikilala natin siya. Nauna rito, sinabi po muna niyang ang nagsasabi daw pong nakikilala ko siya. Ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos ay sinungaling. At wala sa kanya ang katotohanan. Sa ganang atin, mga kapatid, hindi naman po natin masisisi ang mga nakapagsasabi ng ganito o nakapagkiklaim na nakikilala ko ang Diyos. Dahil hindi rin naman nila niloloko ang kanilang sarili. Kumbinsido po silang kilala nga nila ang Diyos. Bakit hindi? Ito po'y sa dahilang nabubuhay po tayo sa isang hindi matalos na katotohanan ng kung minsan ay alam natin at kung minsan naman ay hindi. Kung minsan ay para tayong makakalakad sa ibabaw ng tubig at kung minsan na may lumulubog tayong parang bato. Ito po'y dahil na rin sa ang presensya ng Diyos sa atin, mas malimit kaysa minsan ay hindi masyadong napapansin sa pagiging tahimik at karaniwan. Yamang hindi natin ito masyadong namamalayan, hindi tuloy natin maunawaan ang sarili nating pananalig at natatagpuan ng ating sariling naghahanap ng something more na pwede nating makapitan.
something beyond what God gives us. Bakit nga ba hindi na lang tayo bigyan ng pagkakataong mahawakan ang kanyang mga sugat sa kanyang mga kamay at paa at sa kanyang tagiliran? Katulad ng ginawa niya roon sa upper room sa kanyang mga apostoles. Para hindi na tayo mahirapan sa ating pananampalataya. Pero kung paano po kasi isinilang siya, namuhay at namatay sa napakasimpleng pamamaraan, hamak pa nga. Gayon din pong sa ganito ring paraan natin kinakailangang itindig ang ating pananampalataya. Sa simple, tahimik, at hindi dramatic. Kaya nga't kapayapaan ang hatid niya sa atin. Kapayapaan ang hatid din naman ng ating pananampalataya sa atin. Lahat ng ito'y minarapat niya, hindi para patunayang umiiral ang Diyos, kundi para ituro kung paano siya kumakalingat nagmamahal. Wala siyang kailangang patunayan. Ang niloob lamang niya ay ipadama na tayo'y hindi niya pinababayaan. Ganun pa man, ayan na naman, meron na namang pero, at ganun pa man, mga kapatid, may makulit pong katotohanan, pero mahinahon na katotohanan, at paanyaya sa atin na ang kanyang tahimik na presensya, yun pong kanyang ordinaryong pakikisangkot sa ating buhay, at pananahan sa ating puso't kalooban ay humihimok sa atin na magpunyagi o to strive, magsumikap para sa mas mataas na antas ng pagmamahalan at sa mas malalim na level ng pakikipag-ugnayan. Sa ganito pong paraan natin maiintindihan yung restlessness, yung paghahanap natin ng something more na dala ng pagiging saksi natin sa kanyang muling pagkabuhay. Kaya ng mga apostol, hindi tayo maaaring manatili na lamang kung saan natin dinadaluhan ang sari-sarili nating takot. Kung saan pakiramdam natin ay safe tayo at komportable. At alam nyo yan. Kaya nga tayo'y naririto. Gaya nila ng mga apostol, hahayo at hahayo din tayo para ipahayag na nauunawaan natin ang isa't isa. Lalo na yung mga nahihirapan sa pananampalataya. Hahayo at hahayo rin tayo mula sa ating mga comfort zones para magpahayag na kailangan nating magsisi at magbalik loob sa Diyos. Ito po kasi ang pumapawi sa ating mga kasalanan. Dito sa Quiapo, lagi pong available, maliban sa araw ng Linggo, ang sakramento na nagbibigay daan sa atin para sa pakikipagbalik loob at pakikipag-ayos sa Diyos, sa ating sarili at sa ating kapwa. Hindi po natin lubusang mabibigyang katuturan o maisasalarawan ang Diyos dahil ganito po ang nature niya, ineffable. Pero maaari po natin siyang maranasan at pwede po nating ma-describe o maikwento o ma-share kung paano natin siya nararanasan.
kung paano natin tinitingnan ang ating sariling nakatayo sa kanyang harapan. Dumadaloy siya at nagbibigay buhay sa ating mga ugnayan, sa sambayanan, sa sambahayan, sa tipanan natin sa isa't isa at sa ating mga tanggapan. Sa pamumuhay natin sa mga ugnayang ito, kaano man ito ka-extraordinary o ka-ordinary, nabubuhay ang Diyos sa atin at nabubuhay tayo sa Kanya. Mahal na poong Jesus Nazareno, panatilihin niyo po kaming nakaugnay sa inyo. Magsitayo na po ang lahat. Sabay-sabay po nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, dumulog po tayo sa ating Amang gagawin ang lahat para sa kapakanan ng Kanyang mga anak. Sa bawat pagdulog ang atin pong idadalangin, Ama namin, dinggin mo kami. Ama namin, dinggin mo kami. Ama, alalayan mo ang simbahan at ang mga namamahala sa aming bayan. Huwag nawa silang mapagod sa pagsisilbi sa mga dukha, mga inuusig at mga inaisinasantabi sa aming pamayanan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Ama, gabayan mo ang mga nahaharap sa mga suliranin sa buhay at mga nabibigatan dulot ng pagdududa at pagkatakot. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Ama, makita kanawa namin sa banal na kasulatan at sambahin sa Eukaristiya sapagkat ikaw ay mapapa sa amin upang pagningasin ang aming mga puso. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Ama, patuloyin mo sa iyong kaharian ang mga yumao naming kapatid. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Ama, sa pamamagitan ng aming mga kahilingan, maging matatag nawa kami sa aming paglalakbay tungo sa iyo. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat.
Tayo po ay magsitayo. Makipagtipan po tayo sa Diyos, nakahanda na ang piging. Manalangin po kayo mga kapatid upang itong ating nakayanang ihain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanang natutuwa, ang pagkabuhay ng iyong anak na niloob mong aming ikatuwa ngayon ay papagbungahin mo ng galak at manatili sa amin habang panahon. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal, upang magkasalo-salo ang lahat sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinakoy, buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo ng lahat ng mga obispo at kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo rin ang mga mahal namin sa buhay na nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Lalo na po ang mga biktima ng giyera at karahasan at mga makabagong martir ng pananampalataya. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos at ng sambayanan, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga martir at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Itinuring po tayo ng mahal na pong Jesus Nazarenong hindi na iba sa Kanya, kaya po may lakas ng loob tayong tawagin ang Kanyang Ama na atin ding Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Maghangad po tayo't gawin ang kapayapaan sa isa't isa araw-araw. Ordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Tayo po'y magsiluhod. Minamahal kong mga kapatid, narito ang Kordero ng Diyos, inyong masdan. Narito siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan.
mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo.
announcement. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Maraming salamat po. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo't lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging na pangmagpakailanman. Ipagkaloob mong kami malwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang Diyos na tumubos ay kumukupkup sa inyo, pakundangan sa pagkabuhay ni Hesukristo at siya nawang magpala sa inyo ng kaligayahang pangmagpasawalang hanggan. Amen. Kayong pinagkalooban ng manunubos ng walang maliw na kalayaan ay pagkamtinawa niya ng kanyang pamanang buhay na walang hanggan. Amen. Dahil kayo ay kaisa niyang bumangon mula sa kamatayan, pakundangan sa pananampalataya at binyag, kayo naway makatambal ng mga nasa kalangitan, pakundangan sa inyong mabuting pamumuhay ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naialay na po natin ang banal na misa sa paglalakbay po natin sa buhay. Lumakad tayo sa liwanag, kapayapaan at pag-asa ng ating minamahal na Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.